Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Ang ating pelikula ngayon ay pinamagatang screen na naipalabas noong 2020. Ito ay tungkol sa isang vlogger na gagawin ang lahat para magkaroon ng maraming viewers at followers. Kaya't ano pa ang hinihintay natin? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa eksenang pinakita ang isang lalaking nagngangalang Kurt. Siya ay nangangarap na maging isang sikat na influencer. Sa kanyang social media account na pinangalan ng Kurt's World 96 ay nag-upload siya doon ng kung ano-anong videos at nangarap na kahit isa man lang doon ay may mag-viral. Pero sa loob ng 10 taon ng kanyang buhay na naging vlogger siya ay kahit isang beses ay hindi pa siya nakakatikim na magkaroon ng double digit na viewers sa kanyang mga live vlog. Sa mga panahon na iyon ay isa rin siyang cab driver at ang kumpanya nila ay ang Spree. Doon nga ay ginamit niya ang kanyang kotse para sa kanyang mga vlog at nilagyan niya ito ng mga camera sa loob. Isang araw ay napagpasyahan niya na gumawa ng isang content na kung tawagin ay The Lesson. Doon ay pinakita na habang papaalis na siya sa kanilang bahay ay bumalik ito sa loob at pinuntahan niya ang kanyang ina. Maya-maya ay nagmamadali na lang siya na tumakbo papasok sa kotse. At sinimula na ang content. At maya-maya ay mayroon na siyang isang pasahero at iyon ay si Frederick. Pagkasakay nito ay agad niyang napansin na napakaraming mga kamera sa loob ng sasakyan ni Kurt at naitanong nito kung ano ang mayroon. Sinagot naman ni Kurt ito at sinabing para ito sa proteksyon niya. Doon nga ay inalok ni Kurt ang pasahero ng tubig pero tumanggi ito at sa halip ay humiram na lang ng charger. Matapos nung ay sinabi nito na nagsasagawa siya ng isang live stream sa kanyang social media at magmula nga nun ay nagsimula na siyang kausapin ni Frederick. Maya-maya ay naisipan na nga ni Frederick na uminom ng tubig pero ilang saglit lang ay bigla na lang itong inubo. Maya-maya ay pinakita na nga ang isang video na kung saan nilalagyan ni Kurt ng lason ang mga bote ng tubig sa isa niyang mga video. At ang tubig na iyon ay ang nainom ni Frederick. Matapos nun ay pinakita na nagpupumilit si Frederick na makalabas ng sasakyan pero di kalaunan ay namatay na nga ito. Sa sumunod na eksena ay magpipick up na naman si Kurt ng kanyang susunod na pasahero. At iyon ay si Andrea. Nang pagkasakay ni Andrea sa sasakyan ay may kausap ito sa telepono dahilan para hindi niya pansinin si Kurt. At habang nasa biyahe ay nakita niya ang bote ng tubig doon at naisip naman niyang kunin ito at inumin. Di kalaunan ay nagaya siya kay Frederick at namatay. Doon ay pinakita nga na nilapitan nito si Andrea at kinuha nito ang cellphone nito upang bigyan niya ang kanyang sarili ng 5-star rating at ng $2 tip. At matapos nun ay pinakita naman na may bago na naman siyang pasahero at iyon naman ay si Mario. Pilit kinakausap ni Kurt si Mario pero ayaw nitong uminit. Sa halip ay nagalit pa nga ito dahil sa nakukulitan na siya kay Kurt. At dahil nga dun ay naisipan niya na kumuha pa ng isa pang pasahero dahilan para lalong mainas si Mario sa kanya. Sinabi nito na nagmamadali siya pero hindi ito pinansin ni Kurt. Pumayag na lang si Mario dahil wala na rin naman siyang magagawa doon at pinuntahan na nga ni Kurt ang susunod niyang pasahero. Pagkarating nila sa lugar ay nakita nila doon si Jesse. Pagkakita ni Jesse na may sakay ito ay agad niyang kinansal ang bukang niya. Pero nagpumilit si Kurt at sinundan ito para pasakayin doon. Sinabi ni Kurt na hindi na niya sisingilan ito kaya dapat sumakay na siya. At doon nga ay pumayag na si Jesse na sumakay sa kanya. Habang nasa biyahe ay napansin ni Mario na ang sumakay na iyon ay isang sikat na personalidad. Nalaman niya na iyon ang komedyanteng si Jesse. At simula nga nun ay naisipan niyang ilabas ang kanyang phone at nagsimula itong mag-record ng video. Dahil sa ginawa ni Mario ay nagalit si Jesse kaya naisipan naman ni Kurt na paalisin na lang si Mario ng sasakyan niya. Pero hindi pumayag si Mario na gawin iyon. At lalo pang gamulo ang sitwasyon nang ilabas ni Jesse ang kanyang phone. Doon nga ay nagsimulang mag-video si Jesse at kinakausap ang kanyang mga followers na ginugulo siya ng isang lalaki sa loob ng cab na kanyang sinasakyan. At matapos nga ng pangyayaring yun ay naisipan ni Kurt na ihinto ang sasakyan at palabasin si Mario ng kotse. Pero sa halip na si Mario ang bumaba ay naisipan ni Jesse na siya na lang ang bababa. Pagkababa niya ay kinuha niya ang isang bote ng tubig sa sasakyan ni Kurt at ibinuhos ito sa mukha ni Mario. Maya-maya ay nagsimula na ulit silang yumandar at napansin naman ni Mario na iba na ang dinadaanan nilang lugar. Pero sinabi ni Kurt na matagal na siya sa lugar na iyon at isang shortcut ang kanilang dinadaanan ngayon. Ilang saglit pa ay nakita naman ni Mario na naipost na ni Jesse ang video dahilan para magalit siya ng husto. Maya-maya ay pinababa ni Kurt si Mario at habang nakatalikod ito at problemado dahil sa kumakalat niyang video ay inatrasan ni Kurt si Mario dahilan para tumilapon ito sa kanyang windshield. Matapos nun ay ginulungan pa niya ito ng isang beses at iniwan ang katawan nito doon. Kinagabihan ay naisipan ni Kurt na tingnan ang social media account ni Jesse. At matapos nun ay pinakita naman na nasa isa na siyang gas station.
Doon ay makikita na kinakausap ni Kurt ang nag-iisa niyang viewer ng kanyang live na si Bobby. Inaasar-asar ni Bobby si Kurt dahil napaka-boring di umano ng kanyang mga content. Si Bobby nga pala ay isa ring vlogger at di hamak na masikat ito kaysa kay Kurt. At sa sumunod na nga na eksena ay ipinakita na nagkaroon si Kurt ng tatlong pasahero na tila mga turista sa lugar nila. Doon nga ay dinala ni Kurt ang tatlo sa isang lugar na madilim at sinabihan ang dalawa na tumayo at para makita nila sa ibabaw ng bubong ng kotse ang kanilang mga dinadaanan. Doon nga ay nagsimula na si Kurt na magmeneho at kinatuwa naman ito ng dalawa dahil sa ngayon lang nila na experience iyon. Maya-maya ay biglang sinore ni Kurt ang bubong dahilan para maipit ang dalawa. Ilang saglit pa ay huminto ang kanilang sinasakyan at may mga naglapitan na malalaking aso at pinagtatahol sila. Doon nga ay naisipan ng mga aso na talunin ang kotse at lapain ang dalawang natrap sa bubong. Habang nilalapa ang dalawa ay kinuha naman ni Kurt ang kanyang handrail at kanyang ang binarina at ulo nito dahilan para mamatay ito. Tuwang-tuwa si Kurt sa kanyang nagawa. Pero maya-maya ay habang nagpapa-car wash siya ay sinabihan siya ni Bobby na wala namang nakapanood ng kanyang live. Kaya wala din itong kwenta. At doon nang ay sinabihan nito na panoodin nito ang mga videos ni Jesse para malaman niya kung paano maging isang professional na influencer. Doon nga ay napag-isip-isip ni Kurt na napaka-unfair ang mundo. Dahil nga sa mas maganda naman daw ang mga ginagawa niyang content kaysa kay Jesse pero mas pinapanood siya ng mga tao. Maya-maya ay ipinakita na nag-drive si Kurt papunta sa bahay ni Bobby at doon nga ay pinagbuksan naman siya ng pinto nito. Sinabi ni Kurt na hihingi siya ng tulong pero sumagot naman si Bobby na hindi siya tutulong dito dahil ayaw niyang makipag-collab kay Kurt. Doon nga ay nilabas ni Kurt ang kanyang kutsilyo at sinaksak ito kay Bobby. Kitang-kita sa livestream nilang dalawa ang nangyari. Doon nga ay napaatras si Bobby at kinuha nito ang baril niya. Pero bago pa man ito mabaril si Kurt ay nagawa ni Kurt na pumalag dahilan upang si Bobby ang mamatay. Maya-maya ay kinuha ni Kurt ang kanyang kamera at ipinakita niya ang bangkay ni Bobby. At dahil nga doon ay biglang nagtasa ng mga views niya. At matapos nga noon ay nagpunta siya sa shower ni Bobby para maglinis habang patuloy pa rin ang live stream. At tuwang-tuwa siya sa mga oras na yun dahil meron na siyang lampas 100 viewers. Habang naroon siya sa bahay ni Bobby ay nakatanggap siya ng isang text galing sa kanyang tatay na sinasabing may pupuntahan silang isang DJ pero hindi naman kilala ni Kurt iyon. Pero di katagalan ay pumunta na nga siya dahil sa sinabihan siya ng mga bago niyang followers na puntahan ito. At habang nasa biyahe sila ng kanyang tatay ay napansin nito ang isang baril at kanilang pinag-awayan ito. Pagkarating nila sa isang bar ay nagpakilala agad siya sa kilalang DJ sa pag-iisip niyang makakatulong ito para lalo pa siyang sumikat. Pero nang sinabi ni Kurt na itag siya sa kanyang post ay hindi siya pinansin ito. Dahilan para iwanan niya ang kanyang tatay doon. Maya-maya ay lumapit ang DJ at sinabihan siya na ihatid siya nito sa kung saan may malapit na taco house. Doon nga ay nakapunta na sila at inutusan ng DJ na bilhan siya ng taco. Pumayag naman si Kurt na gawin iyon. Habang naiwan sa loob ng kotse ang DJ ay napansin niyang may isang baril doon. Kinuha niya ito at nag-selfie kasama ang nasabing baril. Maya-maya pa ay nauhaw ang DJ dahilan para inumin nito ang tubig na nasa loob ng sasakyan. Di kalaunan ay nawalan ito ng malay. Pagkabalik ni Kurt sa sasakyan dahil sa wala ng malay doon ang DJ. Nakakutob naman ang dalawang pulis na may kakaibang nangyayari kaya naisipan nito na lapitan ang dalawa para tanungin. Noong una ay nagpapalusot siya para makaligtas sa pulis pero ilang saglit lang ay nagising ang DJ at nagawa niyang barilin ang isang pulis. Maya-maya ay kumari pa ng takbo ang DJ at agad naman siyang tumakbo papalayo dahilan para sundan ito ng isang pulis pa na naroon. Ginamit ni Kurt ang pagkakataon na iyon para makatakas sa lugar na iyon. Habang tumitakas sa lugar ay hinahabol na nga siya ng mga pulis doon. Di kalaunan ay nakapunta siya sa lugar na kung saan may mga taong nakatira lang sa mga tent. Naisipan naman niyang banggay ng mga tent doon at di katagalan ay sumemplang ang sasakyan dahilan para tumaob ito. Sa kabilang banda naman ay pinakita na mayroong isang show si Jesse at may mga nanonood sa kanya doon. Pero habang nangyayari yun ay ipinakita naman na nakasurvive si Kurt sa nangyari at naroon din siya sa lugar kung nasaan si Jesse. Naka-livestream pa rin siya na mayroon ng lampas 31,000 viewers. Doon nga ay ipinakita niya ang hawak niyang baril. Habang nagsasalita nga si Jesse sa stage ay nakwento nito ang nangyari sa kanya kanina. Sinabi nito na naalala niya ang kanyang sarili kay Kurt. Yung tipong gagawin ang lahat para makuha ang atensyon ng lahat. At doon din nga ay nasabi niya na balak na niyang tumigil sa social media panandalian at mamuhay muna ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Matapos nga marinig ni Kurt ang mga iyon ay agad siyang tumakbo papalabas. Maya-maya ay nabasa ni Kurt ang isang post at doon nga ay sinasabi na ititigil muna pansamantala ang serbisyo ng spree.
Iyon ay dahil sa mga kaguluhan na nangyayari noong mga nakaraang oras. Kaya naisipan ni Kurt na gumamit ng ibang riding app para makasakay. Habang nakasakay siya cab ay kinakausap nito ang driver at maya-maya ay pinakita na nga na sumakay si Jesse sa isang cab gamit din ang riding app na ginamit ni Kurt. Doon na nga pinakita na si Kurt ang nagmamaneho ng kotseng iyon. Pinatay niya ang may-ari ng kotse at ninakaw ito para gamitin sa kanyang vlog. Maya-maya ay, kinausap ni Kurt si Jesse at sinabihan ito na nagpapasalamat siya dahil sa hindi ininom ni Jesse ang tubig na kinuha niya sa sasakyan niya. Naguguluhan nung una si Jesse pero di katagalan ay naalala na niya kung sino si Kurt. Sinabi ni Kurt na tauhan siya sa mga sinabi nito kanina. At doon nga ay naisip niya na gumawa na lang silang dalawa ni Jesse ng adult video. At iyon din ay para lalo pang ang dumami ang viewers nila dahil nga sa magsasama ang bilang ng viewers niya at ni Jesse. Pero nang mapansin ni Jesse na iba na ang direksyon ng kanilang pinupuntahan at binabalak na ni Kurt na dalhin siya sa kanilang bahay ay ginamit niya ang cable ng charger para sakalin si Kurt. Pero nagawa ni Kurt na makawala doon at nasuntok niya si Jesse dahilan para mawalan ito ng malay. Sa sumunod na eksena ay pinakita na dinala niya si Jesse sa isang bakanteng lote malapit sa kanila at iniwan ito sa gitna habang nasa loob siya ng kotse. Doon nga ay nasa 50,000 na ang viewers niya at tinanong niya ang mga ito kung ano ang dapat niyang gawin kay Jesse. Doon ay napagpasyahan na nga niya na patayin ito. Pero bigla na lang nawala si Jesse doon kaya naisipan niyang lumabas at hanapin ito. Ilang saglit lang ay pinakitang pumasok si Jesse sa kotse para sogasaan si Kurt. Pero hindi niya nagawa ito dahil sa nakakailag si Kurt. Maya-maya ay bumangga si Jesse sa bahay nila Kurt. At di katagalan ay nagpakita si Kurt at sinasabsob ang mukha ni Jesse sa airbag. Pero nagawa ni Jesse na makuha ang kwintas na may pendant sa salamin ng sasakyan at sinaksak niya si Kurt. Umalis si Kurt pagtapos nun at ilang sandali lang ay biglang lumabas ang tatay ni Kurt at sinisisi si Jesse sa lahat ng nangyari. Maya-maya pa nga ay nakita nila na nakahandusay na doon ang nanay ni Kurt na walang buhay. Inakala ng tatay na si Jesse ang pumatay dito kaya inatake niya si Jesse. Pero di sinasadya ni Jesse na masaksak ito dahil nag-self-defense lang siya. Maya-maya ay pinakita na ngang may hawak si Kurt na baril at pinagbabaril ang kanyang tatay. Doon ay pinakita din ang isang flashback na ang kanyang nanay ang una niyang naging biktima. Sa kabilang banda ay nagmamadali si Jesse na pumunta sa sasakyan para paatresen ito. Pero na-stalk ito, kaya naisipan na lang niya na sogasaan si Kurt hanggang sa maipit ito sa pader. Maya-maya ay lumabas si Jesse ng kotse para tingnan kung namatay na ba ito. Pero bigla na lang itong gumalaw kaya agad na hinampas-hampas ito ni Jesse gamit ang cellphone hanggang sa mamatay ito. Doon nga ay hinawakan ni Jesse ang buhok ni Kurt para mag-selfie silang dalawa at makita na maraming nanunood na patay na talaga si Kurt. At matapos ang insidente ay lalo pang naging kilala si Jesse dahil siya lang ang nag-iisang survivor sa ginawa ni Kurt. At sa kabilang banda naman ay natupad na nga ang pangarap ni Kurt na maging viral. Pinag-usapan siya ng napakarami. At umugwang ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga nagawa. Pero sa kasamaang palad ay wala na siya para masaksihan ang lahat ng iyon. At dito na nga nagtatapos ang ating pelikula para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Kita kot sa susunod nating video column.